Magandang umaga po ulit sa inyong lahat and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Why do we do what we do? Bakit ba natin ginagawa ano yung ginagawa natin? Dapat lagi natin yan tinatanong sa sarili natin para so that we have direction, so that we have meaning. We need to ask ourselves all the time, every time, why do we do what we do? Bakit ka ba kumakain? Why do you sleep at this time? Why do you rise at this time? Why do you come to church? Why do you pray? Why do you laugh? Why do you sing? Lahat meron dapat na dahilan. Ngayon kasi usumisa sa mga bata, no? I remember my nephew when he was young, and he would come home after class, and I'd ask him, oh, how was school? Sabihin niya, nyeh. May ibig sabihin ng nye, na hindi mo ma-spell nye. Ano ba yung N-G-E-H ba yun? Ano ba ibig sabihin ng nye? Means parang wala lang. Maybe that's a list that we want, no? Na in asking ourselves, why do we do? We can't just say nye. Kasi, di ba, uso din yan, wala lang. Yun lang. Ibig sabihin, ginawa without even thinking about it, di ba? Ginagawa natin minsan mga bagay-bagay. Hindi man natin naiisip, hindi natin na pag-iisipan. Bakit? Bakit? Minsan, iisipin, ang minsan na ibang sagot ay, dahil gusto ko lang. Ginawa niya kasi gusto niya. Siguro pag baby pa, pwede pa yun, ano? Kasi hindi pa masyado nag-iisip ng consequences. Ginagawa mo dahil gusto mo lang naglaro ka, dahil gusto mo lang tumalun ka, dahil gusto mo lang. Pero pag meron ka ng isip, meron ka ng responsibilities, hindi na pwede dahil gusto ko lang. Bakit ka nagnakaw? Gusto ko eh. Bakit mapinatay? Gusto ko. Pwede ba yun? Siyempre hindi. We do something, we do things because of some good reason. Usually, we do things because we think it's good. Dahil mabuti para sa akin. Madalas yun, siyempre, no? Para sa atin. Selfish kasi tayo eh. We do something because it's good for us. That's good, somehow good. But I think even though, and what the gospel would probably tell us is that we need to do something that is not only good for us, but good for everybody else. Really good. Yung good for us kasi selfish yun, no? Para sa atin lang, para sa atin sarili. But we need to also think about other people in our lives kasi hindi man tayo nabubuhay ng mag-isa dito sa mundo. No? The world is not ours to take. We are here in this world with other people. So we do something that is good not only for ourselves but also for others. We do something that is not only good but also something that is right. Importante yun, dalawang words na yun. When we ask what we do, why we do what we do, it should be something good for ourselves, for everybody else, and it should be something right, tama. Tama. Para sa ating sarili at para sa ibang tao. Siguro yung siguro one of the good things that the gospel is trying to tell us. Kaya katang natin, bakit? Bakit kailangan gumawa ng mabuti ibang tao? Siguro gagawa ng mabuti para hangaan, no? Para to magpakita ng tao. At yun mismo, yung sinasabi ng Panginoon sa gospel, don't do what the Pharisees and the scribes do kasi puro pakita ng tao lang. Mayroon mga lalaking phylacteries, may malaking mga reminders of the law for show. To show that we are fulfilling the law. Para ipakita sa mga tao, pakita ng tao lang to fulfill the law. Maraming mga tao gumagawa ng mga bagay for their own sake, para sa sarili lang nila. But I think that the gospel is trying to tell us, no, to do something because it is good and because it is right. Yung first reading na binasa natin, napakaganda ng sinasabi. Sabi niya ni Isaiah, wash yourselves clean, put away your misdeeds from before my eyes. Cease doing evil and learn to do good. Make justice your aim. Hear the orphan's plea and defend the widow.
So kung makikita mo lahat ito, hindi ito para sa sarili lang, no? It's for everybody else, for the rest of the people around you, for everybody else. We do good, not just for ourselves, but for everybody else. Kaya iwas sa masama, sabi niya ni Isaiah. Iwas sa masama, gumawa ng mabuti. Tumulong, one of the good things that we can do is tumulong sa nangangailangan, the orphans and the widows. Tumulong. Isipin ang kapakanan ng ibang tao. Huwag magmataas. Serve and be humble. At actually, kung istigin natin ang buhay ng Panginoon, buhay ni Jesus Christ, ganun din. Lahat ng ginawa niya para sa ibang tao, para sa lahat, para sa ikabubuti ng lahat o ng mas marami. Siguro hindi naman natin makayang gumawa ng isang bagay na para sa lahat-lahat talaga, no? Minsan may yung ginagawa natin mabuti for many can be inconvenient to some, to those who are against what we are doing. But nonetheless, we do. That's why we always need to think, no? Kailan natin laging pag-isipan. Tama ba ito? Mabuti ba ito? More importantly, is this what God wants me to do? Yun yung pinaka-highest standard, eh, di ba? It is good, it is right. What we do is good, is right, because it is what God wants us to do at this particular time, at this particular place. It is God what wants us to do. It is what God wants us to do. So we ask God today, sana laging ma-clear yung ating mind, no? May malinawan yung ating isip na laging naka-directed towards the good and the right and what God wants us to do. Let us all stand now.